Good. A well-deserved day off at congratulations na din sa kapatid ko guys kasi out of many participants, isa ang Whisk and Beyond.ph na napili as one of the top 10 finalists sa Sugbo Negosyo Program held at SM City Seaside Cebu last month. Kudos sa bumubuo ng team, hustle hard, cheers! Now back into the action guys, sinalubong agad tayo ng mga nagpapanik ng mga baitfish dito sa gilid ng ledge. Yun pala, School of Rainbow Runners na nangahunt. Let's do this! Muntikan ko na sanang tirahin guys pero hindi ko na close yung gap at ayoko na umalis dito sa gilid ng ledge kasi baka makabulabog tayo ng isda at kakarating pa naman natin kaya pass tayo dyan. Nakarinig ako na tumira yung kapatid ko guys at itong paglapit ko sa kanya, ayan, hilahila niya na isang white tank trevally. Ayos! Gamit pala niya ang aking 11 years old Hammerhead Evolution Spear Gun. Aluminum barrel pa to guys, mahigit isang dekada na to pero look at that, still kicking strong. Guys, you know, white tang trevally, ang laki. First fish namin sa araw na to. Hindi din tayo magpapahuli guys. Diretso na tayo dito. Of course, sa ating favorite spot. And this is our first fish of the day. On our way down, may nakasalubong tayo ang isang bluefin trevally. Good size na din, pero at this moment, may nakita tayong big eye trevallies or jackfish dyan sa baba ng ledge guys. Kaya yun ang target natin. Ang laki pa naman ang isa. Padahan-dahan lang tayo nag-glide guys para hindi sila mabulabog. At nung naharangan na sila, dinerecho ko na. Took the shot. Maganda naman yung tama, though hindi natin na fatal kasi medyo napababa yung tira natin, pero goods pa rin, it's a secure shot at hindi naman nalaban. Shoutout nga pala kay Cap Choca Adventure, The Silent, John Barthelemy, Jones Alimar Albert, Jude Kaputulan at kay Astorga TV Vlog. Maraming salamat po. Ang laki ng jackfish na to guys or big eye trevally. Shot on our favorite spot guys. May nakita tayong tatlong big eye trevally dun sa gilid ng wall at dito ako naka-focus kasi ang laki. Tapos on our way down, nakasalubong natin isang bluefin trevally, mga 2 to 3 kilos din. Pero hindi natin tinira kasi ito nga yung target natin. Whew, took a good shot guys. And hindi naman ang laban. Alright. Halos mga kalahating oras din bago bumalik tayo dito. Took another dive on this very same spot. Pagkasakaling andito pa yung mga kasama nung unang huli natin. Thank you.
hindi na tayo dumiretso dun sa baba guys, kasi may isang isda na papalapit sa atin, isang long nose emperor pala, around 2 kilos. Medyo maliit pa yan guys, kaya hayaan mo na yan. At this time, glide lang muna tayo ng konti kasi andun yung mga bait fish sa baba. Dali-dali kung bumaba guys kasi nagpa-panic mode na yung mga bait fish. Akala ko, eto na, yun pala. Hinabol ng mas malaking bluefin trevally yung isang maliit. At sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ako nakaporma kaya hindi natin natira guys. Try pa nating sundan at nag-scratch tayo at nag-fish call pero hindi talaga gumana. Kaya let's go back to the surface. Pagkatapos na ilang minuto, back on the same spot. Madalas tayo nakakita ng isda dito guys kaya pabalik-balik lang tayo dito. Unfortunately, nawala bigla yung mga bait fish guys, pero baba pa rin tayo konti dun sa unahan, baka may isda na dadaan dito at nang makaready na tayo. Wala talagang movement dito sa ilalim, pero buti na lang may biglang dumaan na isang good size na big eye trevally. Hindi ko alam kung saan galing to guys, pero dito sa likuran natin dumaan. Took the shot at ang ganda naman yung tama. Fish of the day, isang big eye trevally na naman or jackfish. At pangatlong isda na rin to kasama ng white eye trevally na huli ng kapatid ko. At habang nasa ibabaw tayo, biglang dumaan isang good size na needlefish kaya kunin natin. Ingat pala kayo sa pag-handle nito pag nakahuli kayo guys. Minsan kasi nangagato at ang talas pa naman ng mga ipin. Pansin nyo, medyo madilim na yung paligid guys. Palubog na kasi yung araw nang madagdagan pa ng isang isda yung huli natin. Pagkalapag pa lang natin guys at pagtingin ko sa unahan, may napansin agad akong white tang trevally, same size nung nahuli ng kapatid ko guys. Diyan nakatambay sa ilalim ng crack, hindi masyado kita sa video pero andyan lang yan. Parang wala namang interes sa atin kaya hanap po na tayo ng ibang target dito at baka may dadaan pa. At chinek natin ulit, andun pa rin sa ilalim ng crack guys, dun sa unahan. Ayoko din lapitan baka kasi biglang mabulabog at alis yan. Antayin na lang natin na siya yung lalapit kaya hanap muna tayo ng ibang target dito. At kung pag-check ulit sa kanya, ayan, palapit ng palapit sa atin. Na-curious sa konting scratch, kaya ayan tuloy. Took the shot. Another white tongue trevally and let's call it a day. Shoutout din pala kay Sir Gerson Molovlog, Chad Gray, Luzano Carmelo at kay Sir Nico J. Valenzuela. Maraming salamat po.
Last fish of the day, guys. This is enough. Bigay natin to sa nag-assist natin. Shout out, BJ. And that's it for this episode, guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan. See you soon in my next episode. Stay tuned for more videos. Stay safe. God bless. Cheers.